Good morning po kaibigan. Nandito na naman tayo sa umagang ito. Ang ating pagbulay-bulay sa araw na ito ay ito po, napakaganda. Walang saradong taan sa pagsunod sa Diyos. Diba ang ganda no? Walang saradong taan sa pagsunod sa Diyos. Ito yung pamagat ng ating kwento. Taas noong lumakad. Taas noong lumakad ay matutunghayan sa Leviticus 26, 3, 12 hanggang 16. Yan po ang ano ng ano natin. Taas noong lumakad. Lumalakad. Ito yung pinakasentro ng ating pagbulay-bulayan, ang Leviticus 26:13. Nagayto po ang sinasabi, "Aking sinira ang mga kahoy na inyong pamato at pinalakad ko kayo ng matuwid." Ibigan, ang kanda ng paksa natin, di ba? Kailangan lang natin tumingin sa Diyos upang makita natin ng mga kalituntunin ang nais niya sa buhay natin. Ito ang ating babasahin sa oras nito. Ganito po ang sinasabi. Sa pangunahing pagsasanay sa army, nagsisikap linggo-linggo ang aming sarhentong tagasanay para kami mahubog mula sa pagiging lulugulugong mga lalaking tungo sa pagiging taas noo at matikas. Hindi madaling gawin ito at nang sa wakas ay sinabi niya, "Magagaling na kayo. Pinagmalaki namin ang mga sarili at kung paano kami nabago." Kaibigan, kikita nyo yung mga binabasa natin, parang ganda, di ba? Pabor na pabor yung mga ano. Pero alalahanin natin, paano nga tayo nabago sa buhay? Ito po yung pagbubog. Ito po ang babasahin natin sa 26. "Ang karanasan inyo ay nagpaalala sa akin ng basahin ito, ang Leviticus 26:13. Ako ang Panginoon ninyo, Diyos, sa naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang hindi na kayo maging alipin pa. At aking sinira ang mga kahoy na inyong pamato at pinalakad ko kayo ng matuwid. Pagkatapos ng 400 taong pagkalipin, pagal ng pagal na ang mga Israelita at bigong-bigo. Ngunit sa pangunan ni Moises, pinalaya sila ng Diyos at nilagay sa daang patungo sa bagong buhay na may kalayaan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Ito ang malino na paalala kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sinimula ni Pablo sa Galacia 5:1. Magpakatatag kayo para sa kalayaan na pinalaya tayo ni Kristo at huwag pasakop muli sa pagpamato ng pagkaalipin." Yan ay ano ni Apostol Pablo sa Galacia 5:1. Hindi tayo kailangan makupa dahil sa kasalanan. Sa pagtanggap natin ng kalayaan, ng katwiran, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, taas no, tayong maglalakad. Dari niyo kaibigan, ang sinabi yan, di dapat ay makakuba sa mga maraming bagay nito. Kung titignan natin, dapat ibigay natin sa Diyos ang ating mga problema, ang ating maalalahanin. Para magiging matutupad yung sinabi ito, taas noon, lumalakad. Hindi ka pwedeng kalakad ng taas noon na lumalakad sa Diyos kung baon-baon mo yung mga problema, hindi mo binibigay sa Panginoon. Kailangan ng nating ano natin, mga alalahanin sa buhay, mga problema natin sa buhay na hinaharap, ibigay natin sa Diyos. Kaya hindi tayo makalakad ng diretso patungo sa Diyos kasi baon-baon natin ang mga alalahanin natin sa buhay.
Kaya nga sinasabi ko, madalas sa ating mga vlog, sinasabi ko, ito lang ang buhay natin. Pag-alagal lang, palakalakad lang. Ganito lang ang buhay natin. Kasi ang lahat ng problema ay binibigay ko sa Diyos. Sana ganun po tayo. Ganun ang buhay natin. Hindi kayo dapat mangamba sa maraming bagay sa mundo ito. Kaya niyong mabuhay na ayon lang sa inyong mayroon. Matuto lang tayong magpasalamat, matuto tayong magmahal sa Panginoon upang makita natin ang kanyang kabutihan. Yan na yung madalas kong sinasabi sa ating mga vlog kung paano tayong minamahal ng Diyos sa buhay natin. Paano ba tayo minamahal ng Panginoon sa buhay natin? Kung baon-baon natin ang problema. Kaibigan, yun yung paksa natin dito. Taas noong lumalakad. Hindi mo magagawa kung ikaw mismo punong-puno ang iyong puso, punong-puno ang iyong damdamin. At lagi ang utak mo nandoon sa ibang ano. Hindi ka makaderekyo, hindi tatas ang iyong noo kasi punong-puno ka ng iyong mga problema. Ibigay natin sa Diyos. Balang Panginoon, tulad mo rin kaibigan. Isa kang leader, isa kang tatay sa pamilya, makikita mo na ikaw mismo, nakikita mo ang iyong anak. At nakikita mo ang pangangailangan niya. Nakikita mo ang kanilang mga problema. Ginagabayan mo sila pero ayaw nila sumunod sa iyo. Marami silang tinitingnan. Hindi mangyayari ang nais mo, kaibigan. Hindi rin mangyayari yung mga anak mo na ayaw sumunod ay wala rin silang magawa sa buhay nila. Dahil hindi sila sumusunod, hindi mangyayari ang kabutihan na hinahangad natin. Ito ang ano po ngayon. Hindi tayo kailangan makuba. Hindi tayo kailangan makuba dahil sa kasalanan sa pagtanggap natin sa kalayaan ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, taas mo tayo patuloy tayong maglalakad. Ito ang ano niya, sinabi niya. O Diyos na katotohanan, naway matatag akong manindigan palagi sa lahat ng iyong ikadulugod, di takot sa mga paratang at banta. Naway walang makapagpigil sa aking paglilingkod. Yun po ang ano natin. Tanda natin, walang saradong daan sa pagsunod sa Diyos. Nagiging sarado yan kapag marami kang baon na hindi mo naman maiwan-iwan. Kaibigan, sige kaibigan, hanggang dito na lang ang ating video kasi umahaba ang ating mga video, umahaba ang ating talaga yan. Tignan nyo, nung nag-office tayo, 2-2 minuto. Ngayon, 8 minuto na po tayo. Ibig sabihin, nag-i-embrace tayo, kaibigan. Umahaba ang ating paliwanag. Bahala ang Panginoon dyan. At ang Panginoon lang pwede magbigay sa ating ng kaalaman. Thank you po, kaibigan. Next video again. Tomorrow again. Thank you po. Aming salamat po.